Mga sangkay, ating alamin ngayon kung ano po itong nagaganap ngayon doon po sa France na mayroon pong pumutok na gulo. Mga sangkay, na dahilan kung bakit magdideklara daw ng state of emergency. Hey, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another video. Okay, ito pag-usapan po natin itong patungkol sa France. Pero bago tayo mag-umpisa, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So dito sa YouTube mga sangkay ay 1.21 million subscribers na po tayo. Ayan po. Parami po tayo ng parami. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo sa baba ang subscribe, i-click yung bell at i-click nyo po yung all para maging kabilang kayo dito sa 1.21 million subscribers. Ang dami na po natin dito sa YouTube, no? Sa mga nasa Facebook, syempre i-follow nyo po ang ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, mali tayo ng pindot. Sa mga nanonood po sa Facebook, eto, gawin nyo po, sundan nyo lamang po ako mga sangkay. I-check nyo po sa itaas. Ito mismong video na pinapanood nyo, may makikita po kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Tapos, i-click nyo yung, eto, pag napindot nyo na po yung tatlong tuldok sa bandang itaas, i-click nyo naman po yung show more. Ayan po. May lalabas po na show more. Okay? Gawin nyo po yan sa Facebook. Again, sa Facebook lamang po yan. Ngayon, ito na nga mga sangkay. Ang France, di umano ay mayroon pong gulong nagaganap. Ano nga ba ang nangyayari? Ayan po ang report. France declares state of emergency in New Caledonia. Tingnan po natin. Now, the French government will declare a state of emergency in New Caledonia later today. This comes after the French authorities failed to quell violent protests. Violent protest ang nangyayari ngayon doon sa France. Ewan ko ba, ang dami pong nagaganap ngayon sa ating mundo, no? At parang wala na po tayong oras para pag-usapan yung mga issues sa Pilipinas. Pero ayun na nga, itong France, hindi po nakaligtas o hindi po nakakaligtas sa mga ganitong klaseng kaguluhan. Buti nga po dito sa Pilipinas, wala tayong ganito eh. Itong magdideklara ng state of emergency dahil po sa violent protest or anything mga sangkay na sa delikadong pamamaraan gagawin para po manggulo sa gobyerno. Over a proposed amendment that seeks to change local voting rules in the French rural territory. Okay, so meron pong babaguhin na batas mga sangkay. Take a look at this next report to get all the... Kung kaya't sila po ay... Kumbaga, sila po ay... nag-aaklas laban po sa pamahalaan. The details about this. Plumes of smoke filled the skies over the French rural... Grabe. Ito ha. Ito po ay bunga po ng hindi maayos po na pagpoprotesta laban po sa pamahalaan. Tingnan nyo naman mga saan kayo. Sabi, hindi po talaga maganda ito. Island of New Caledonia, where France will declare a state of emergency on Wednesday. Rioting and unrest continued in the territory after Paris approved changes to voting rules. So, nung Wednesday pa po sila nag-declare ng state of emergency. Alam niyo ang kinagandahan mga sangkay dito kapag updated kayo sa mga pandigdigang balita, hindi po tayo ano, hindi po tayo mangmang at mas malawak po ang isipan po natin, ang ideya natin, ang kaalaman po natin tungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Alam nyo, kapag alam nyo na yung mga nagaganap sa iba't ibang panig ng mga bansa, mas ipagpapasalamat nyo na ayo ay Pilipino. Limbawa na lang po, dito sa France, mga sangkay, kalaki-laki at kaganda-gandang bansa, pero tingnan nyo naman mga sangkay yung nangyayari sa kanila ngayon. Nagdeklara ng state of emergency dahil nga po sa protestang talagang namang hindi na pumaayos. Several indigenous Kanak people were killed in the violence, a spokesman for the Pacific Islands president said, citing the police. The French government later announced that a police official had died from a... Grabe,
Tanya na, may otoridad na po na pumanaw dahil po dito sa nangyayari doon sa France. Gunshot wound. The state of emergency will give authorities additional powers to ban gatherings and movement around the island. After nyan, mga sangkay, binan na po ang mga gatherings. Kahit na ano mga sangkay na gawain nila, pagtitipon, kasi yun po, dun po nag-uumpisa. Diba? Ganun naman po talaga. Police reinforcements have also been sent to the island. The new voting bill, which will allow French residents who have lived in New Caledonia for 10 years to vote. Grabe, no? Itong gulong nangyayari sa ating mundo ngayon, tumitindi po ng tumitindi. Ito ngayon, mga sangay, political chaos ang nagaganap sa ating planeta. Ngayon, alam ko, lahat po tayo, inaabangan po talaga natin itong World War 3 na parang sana hindi mangyari po talaga, no? Pero lahat ng ito, kaya po nangyayari dahil po sa political chaos. Kakagulo po yung mga politiko. International. So, ang tanong dito, saan kayo may sinasabi ba ang Biblia tungkol po dito na sa huling panahon magaganap talaga yung mga katulad nito? Mayroon po mga sangkay. Klaro, ang Bible kasi, ano siya specific po yung itinutumbok niya pagdating po sa mga propesiya na pangkalahatan, pang general na po ito mga sangkay na sinasabi po doon na in the last days mangyayari yung ganito, war, famine, yung guto, mga sangkay, it's happening right now. No? Yung awayan ng mga bansa, part po yan ang chaos ng politics. Hindi po yan nag-away dahil lamang sa kung ano-ano. Hindi nagkasundo sa ganito. Nag-away po yan dahil sa politika. Kahit nga sa Pilipinas, di ba? Vote in provincial elections was backed by lawmakers in Paris in a vote on Wednesday. It's a move some local leaders fear will dilute the indigenous Kanak vote. Interior Minister Gerald Darmanin spoke to French radio RTL after the bill passed the vote. I think what is important to say today is that calm must absolutely be restored. There are hundreds of injured in New Caledonia, dozens of houses and businesses burned. Grabe, no? Ganun po kagulo, mga sangkay. Marami na pong, kaya nga po tinawag na violence eh. Torched. We have sent the special police forces in. Grabe, tingnan nyo naman mga sangkay, no? Sana i-allow ni YouTube to na ipakita. Residents have reported gunfire, burning cars and buildings as protesters who witnesses say... Yan, no? Sila po may kagawan yan, yung mga nagpo-protesta. Tingnan nyo. Outnumber police. Blockade the island's capital, Noumea. French President Emmanuel Macron has offered to hold dialogue between New Caledonia's pro- and anti-independence camps. The major pro-independence political group said in a statement on Wednesday it would accept Macron's offer and work towards an agreement. New Caledonia is the world's third largest nickel producer, and residents have been hit by a crisis in the nickel sector, with one in five living under the poverty threshold. The voting amendment is the latest flashpoint in a decades-long tussle over France's role in the mineral-rich island, which lies in the southwest Pacific, some 900 miles east of Australia. The French government say this voting rule change is needed so elections would be democratic in the country's territory. France annexed the island in 1853 and gave the colony the status of overseas territory in 1946. It has long been rocked by pro-independence movements. Okay. So ayan mga sangkay, ito pong nagaganap ngayon na hindi na po bago kumbaga sa atin. Kumbaga ano na to eh. Hindi siya normal, no? Nangyayari. Pero hindi rin po bago para sa atin. Kasi nga po, mabasahin po natin ang Bible. Ito guys, sabi ng Bible. Ang 2 Timothy chapter 3, sabi po dito, "This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves." Marami po yan mga sangkay. Ito, sa Tagalog pa, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim, sasalapi, mayabang, mapagmataas, marami pang ibang mga sangkay. Ayan po.
So, tayo mga ano, yung mga born again Christians, Christ believer na nagbabasa po talaga ng Biblia, lalong-lalo na po pagdating sa Bible prophecy, lahat na nangyayari po sa ating panahon ngayon ay hindi po bago. Lahat ng itong mga sangkay ay part ng Bible prophecy. So itong gulo na nangyayari doon sa France, bagamat sabihin na po natin, sabihin na po natin na parang sa iba't ibang mga bansa nangyayari naman, hindi po yan normal. Okay? Talagang part po yan, mga sangkay, ng Bible prophecy na nagaganap po sa panahon natin ngayon. Ang gulo po ng mundo, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon. Habang tumatagal, lalo pong gumugulo. Bakit? Sinabi po ng Biblia, magiging mahirap ang mga huling araw. Sa ibang translation, sinasabi po doon na magiging magulo ang panahon sa mga huling araw. So, napangin yung opinion tungkol po dito sa nangyayari doon po sa France. Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Okay, makikita nyo rin po ito ngayon sa screen. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.